What's up mga ZB? Joshua is here. So anyway guys, no? So itong vlog na to, yun nga, sabi ko dun sa Facebook page ko, diba? Is Q&A part 1. So siguro sa mga susunod na vlogs ko, try natin magkaroon ng part 2, part 3, di ba? Para rin makausap ko yung ibang nagpa-follow sa akin at naka-subscribe. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin to. So, first question. Galing kay Dennis Silva. Are you gay? Dennis, no, I'm not. So, ganun lang kay Clay sagot ko. Hindi po. So, next question naman is galing kay Darwin Mendoza. Sabi niya, ano yung number one goal mo in life? Siguro number one goal ko in life is maging masaya. Kasi, yun nga, parang lahat naman ng tao gusto maging masaya. And, kung pag kasi masaya ka, everything will follow na. Diba? Regardless kasi kung may pera ka, kung marami kang pag-aari, kung hindi ka naman masaya, baliwala ka. Diba? So, yun ang importante. Maging masaya. So, yun ang number one goal ko sa buhay. Is maging masaya. Next question is galing kay Jmar Apagisho. So, sabi ni Jmar, or tanong ni Jmar, why do you need to vlog? So, to answer your question, kung bakit gusto ko mag-vlog, or bakit ako nag-vlog, is dahil dito ako masaya. Dahil pangarap ko to, pangarap kong magkaroon ng or magkaroon ng isang bagay na hindi lang itsura mapapakita ko kung sino at ano ako. Wow! Hindi ako titignan or judge physically but kung ano yung kakayahan ko. So yun, kaya ako nag-vlog. And yun, to inspire other people din and mapasaya yung ibang tao. But number one reason is dahil masaya ako rito. Next, galing kay John Rehino. What makes you happy? What makes me happy? Siguro makita masaya yung mga taong mahal ko sa buhay na maging masaya. Then yun. Masaya akong makita sila masaya. Parang, di ba? Iba kasi yung kaligayahan na nadadala sa'yo pag nakikita mo nakangiti sila. Wala masyadong problema. So, yun. Then, galing naman kay Francis Christopher. Anong masasabi mo sa sarili mo kung sikat ka ng vlogger? Anong lesson ang may dudulot sa'yo ng isang sikat na vlogger? Anong masasabi mo pag sikat na ako or nag-work tong ginagawa ko? Siguro masasabi ko sa sarili ko, good job. Proud ako sa'yo. And pagpatuloy mo lang yan and stay humble. Yun. Then, anong lesson nung may dudulot sa akin ito? Siguro yung lesson nito is, yun nga, maging humble lang and try to help those people na ina-aspire maging katulad mo or ina-aspire maging isang successful na YouTuber. So, yun siguro yung lesson na matitake ko pag nag-work tong ginagawa ko. Question is galing naman kay Gerald Failanga. May chance ba na magkagusto ka sa isang gay? Kung si Brenda, liligawan mo ba? Siguro like yung magkagusto na gagawing girlfriend, wala. Pero marami akong inaangaan na bading, na tomboy, or nasa LGBT. Marami akong inaangaan. Pero like girlfriend, hindi. Kung si Brenda, liligawan mo ba? Siguro kung nagkakagusto ako or yun nga, gusto ko sila maging girlfriend. Hindi malayong magustuhan ko si Brenda kasi napakabait ni Brenda. Napakabait na tao, napakamatulungin. Then, yun nga, iba siya sa camera kaysa off cam eh. Sobrang bait niya, as in. So, hindi malayo, hindi malabo. Beautiful girl. Magsusubscribe ka ba? O magiging kamukha kita? Galing kay Rubilin Enilia. May magbabago po ba pag dumating yung araw na ikaw ay maging isang sikat na vlogger?
Oo, may magbabago kasi syempre hindi naman pwedeng kung ano yung nag-work this year mag-work next year, di ba? So dapat may progression na nangyayari. Hindi pwedeng yun at yun ang ginagawa ko eh. So of course may magbabago at magbabago, and sinisigurado ko yung pagbabago na yun is sa ikabubuti ng sarili ko at ng mga tao sa paligid ko. At yung pagbabago na yun is wala akong maapakan na ibang tao. So yun. Then galing kay Michael John Fuentes, if you would be given a chance na magpatotoo ulit, saan at ano? So as you can see and as you know guys, I have two tats. So plano ko magpatotoo ulit, hopefully next year dito siguro or dito banda. And yung tattoo na yun is about kay Kobe Bryant. So sobrang idol ko si Kobe. Kaya kung magpapatattoo ako ng next about sa kanya. So, yun. Then, next question is, who is your celebrity crush? Galing kay Ray Kamahalan. Celebrity crush ko si Liza Soberano. Liza Soberano. Sobrang ganda niya sa akin. Legit. Sobrang ganda niya. Then, next question galing kay Norud Rehan. Ano yung isang bagay na nangyari sa iyong nakaraan na hindi mo makakalimutan hanggang ngayon? Nangyari sa akin ng nakaraan, hindi ko makakalimutan. Siguro walang tumatak talaga, like, na hindi ko makakalimutan. Pero siguro, tagal-tagal sa future, ang hindi ko makakalimutan itong taon na to. Kasi sobrang daming hindi magandang nangyari. Sobrang daming naapektuhan ng pandemic na to. Then marami rin tayong mga iniidolo o minamahal sa buhay na nawala dito sa mundong to. Kaya yun, itong taon na to ang pinaka hindi ko makakalimutan talaga. Then galing kay Bianca Carbonell. Ano pa po ang i-expect namin sa mga gagawin yung videos? Pa-shoutout na rin kuya. Kaya shoutout sa iyo Bianca, maraming salamat sa tanong mo. Siguro i-expect nyo is more on relatable videos, more on fun, more on inspiring videos. Then syempre may mga collaboration din tayo with other influencers or content creators, diba? But yun ang mga i-expect nyo sa mga susunod kong vlogs. Galing kay Lord Dan Bayusada. Being vlogger, what is your best attitude to your followers? Being true to them, siguro. Yung pinaka-best attitude na mapapakita ko sa kanila is yung maging totoo. Yung hindi sila pipikiin, hindi pakitan tao. And yun, kung ano at sino ako, kung ano yung kaya ko, yun yung ilalabas ko sa content ko. Diba? So yun, basta magiging totoo ako sa inyo guys. Ang tanong ko is bakit ang mga lalaki hindi makontento sa isa? Galing kay Sheila Nagamatsu. Bakit daw ang lalaki hindi nakukontento sa isa? Hirap yung tanong na yan. Pero siguro, ako kasi kontento na. Oh, ang isang katulad mo. Ang pinakasagot dyan or tanong dyan is bakit ka nag-i-stay sa taong hindi nakukontento sa isa? Bakit ka nag-i-stay sa taong alam mong hindi ka kayang panindigan? Ba't ka mag-i-stay sa taong papalit-palit ng babae? Diba? Kasi sa relasyon, di enough na mahal mo lang yung tao. Diba? Dapat merong respeto, merong paninindigan. Diba? So if hindi ka kayang panindigan, if gusto niya sa iba, pawayaan mo siya. Maraming pang iba dyan. Diba? So yun ang sarot sa tanong mo, Sheila. Galing naman kay Rust Kanja or Kanha. Anong hilig mong laro? Basketball? Ang hilig kong laro. Anong paborito mong pagkain? Sinigang. Yes, sinigang. Then, last two questions na lang tayo guys, no? So, sa mga hindi ko masasagot, no? Lalo na yung mga SPG questions. Pasensya na po dahil hindi ko masasagot yung mga tanong na yun dahil
may mga bata pong nanonood kasi sa akin. Una dyan yung pamangkin ko. Napanood kasi ako lagi nun. So, yun po. Kaya hindi ako masyadong nagmumura. Pati sa kapatid ng girlfriend ko na lagi nanonood sa akin. Pasensya na po. Siguro may time tayo para dyan. But for now, dun muna tayo sa mga wholesome questions. Yan. Last two questions. Aling kay Hazel Esperidion. How can you handle bashers or fans if you will be given a chance to become a successful actor or vlogger? Pa-shoutout Kuya Josh. Shoutout sa'yo, Hazel. Maraming salamat. So, to answer your question, siguro yung hindi ko na lang sila papansinin. Kasi, to tell you honestly guys, simula nung lumabas yung video namin ni Brenda, medyo maraming nag-comment ng hindi rin maganda. As in, madami. So, yung iba dinilit ko na lang, which is mali ako, dapat di ko pala dinilit. Pero dinilit ko na lang kasi ayokong magpa-apekto, ayokong pansinin. Kasi pag sinagot ko sila or pinansin ko, parang nanalo na sila eh. Diba? So, mas magandang hindi ko na lang pansinin. Kasi kahit naman anong gawin ko, anong sabihin ko, may masasabi at masasabi ang mga tao. Hindi lang sa akin, pati sa lahat. Diba? So, mas magandang hindi na lang pansinin para, yun, hindi mabawas, alam mo yun, hindi mabawasan yung kaligayahan. So, yun. Then, last question is, galing kay Vinice Bagatsulon. Sabi niya, bakit daw ZB ang tawag ko sa mga subscribers ko? So, quick story lang guys, no, kung bakit ZB ang tawag ko sa mga subscribers ko or sa mga viewers ko is, kasi nung college kami, nag-OJT kami sa mental hospital. Kasi psych grad ako eh. So, doon sa mental hospital, merong isang patient doon na lagi niyang sinasabi yung ZB. ZB, ZB, ZB. Ganun siya lagi. ZB. Tapos, yung mga tao doon sa hospital na yun, naiintindihan siya. Like, pag sinabi niyang ZB, bibigyan siya ng pagkain, ganyan. Or ZB, bibigyan siya ng tubig. As in, naiintindihan siya. So, kami na-amaze kami magkakaibigan na ba't hindi natin i-adapt yung ZB na yun? Diba? So, simula noon, wala kaming ibang sinabi kundi ZB, ZB, ZB. Dodota kami, ZB. Nagkakaintindihan kami. Diba? So, yun yung purpose nung ZB sa amin. So, yun yung purpose kung ba't ZB ang tawag sa mga subscribers ko is para malaman nyo na meron at merong iintindi sa inyo. Diba? So, sa word na yun, meron at merong isang ZB na iintindi sa inyo. So, ako, alam ko na merong isang tao dyan na makakaintindi sa akin, na merong isang tao dyan na nagiging masaya na napapanood ako, na-inspire ko sila. So yun, ganun din talaga yung ZB na yun. So alam ko merong isang ZB na para sa inyo, makakaintindi sa inyo. So that's it guys, yun lang yung vlog naman na to. And gusto ko rin i-take tong opportunity na to na magpasalamat una kay Francine. So thank you Francine Garcia. Kasi kundi dahil sa kanya, hindi ko rin makikilala si Brenda. So, dahil nag-guest ako dun sa Facebook Live niya, then dun ko sunurprise si Brenda. Then, from there, yun na, nangyari na yung collab namin. So, abangan nyo yung part 3 ng collaboration namin by October ni Brenda. Pero yun, gusto ko rin mag-thank you kay Brenda at sa mga supporters, sa mga nagpa-follow kay Brenda dahil nag-subscribe sila sa akin, pinollow nila ako. So yun, maraming salamat kay Brenda sa opportunity na binigay niya sa akin. And hopefully guys, kahit wala na si Brenda sa mga susunod kong videos, isuportahan niyo pa rin ako. And maraming salamat. And don't forget to like, subscribe, comment kung ano yung tingin niyo pang pwede kong next video. And ring niyo na rin yung bell notification. And abangan niyo yung mga susunod kong vlog na mas magaganda at malulupit. Okay? So thank you again guys. Stay safe. Love, peace.